Yung mga tropa natin dyan na nag-request kung ano itsura ng candy green na naka-marble effect at saka ng crystal effect. O eto, panoorin nyo mga tropa. Para sa inyo to. So eto yung marble effect natin. Alright. Naka-candy green yan. Pero medyo dark green yung ginamit ko. So eto yung itsura nya. Okay, tapos ito naman yung crystal effect natin. Ginamitan natin ng urea fertilizer. So tingnan nyo maigi, ito yung result pagka naka candy green. So ayan no, sana medyo napasaya ko yung mga nag-request nito. So, panoorin nyo ulit hanggang sa huli kung paano natin na ginawa. Tapos yung mga bago nating tropa na bago pa lang napatambay dito, eh baka naman po pwedeng mag-subscribe ka tropa. Pindutin mo na rin yung kalimbang natin dyan sa gilid para ma-notify ka dun sa mga bagong video. So, eto na yung step by step natin. Meron tayo dito ng side cover ng Mio Salty, mga tropa. Tapos na natin itong applyan ng primer o yung surfacer. Pero sinabon muna natin yan, tapos naglihat tayo. Wet sanding number 800 bago natin tinira ng primer. So, titirahin na natin ito ng mga base color natin. So meron tayo dito ng sparkling silver para dun sa base color natin ng crystal effect, and then black para naman dun sa base natin para dun sa marble effect. So titirahin natin to na magkaibang kulay. Okay? Alright, alright mga tropa. So tapos na natin itong tirahin ng black at saka yung sparkling silver ano. So yung black para to dun sa marble effect natin, siya yung pinaka base. And then itong sparkling silver naman para naman to dun sa crystal effect natin, siya yung pinaka base color. So coffee break muna tayo habang pinapatuyo natin to. After natin mag-coffee break, pwede na nating tirahin muna yung crystal effect natin. Tapos na ang coffee break. May energy na ulit tayo mga tropa. So titirahin na muna natin ngayon tong crystal effect natin. So papaliguan natin to ngayon ng urea fertilizer na dinisolve natin sa mainit na tubig. So, ayan, paliguan nyo maigi. And then, hayaan nyo lang yan matuyo hanggang mag-crystallize.
Alright, mga tropa. So, ito na yung urea fertilizer na ibinuhos natin, ano. Nag-crystallize na siya. After 25 minutes. So, depende kasi yan sa init ng panahon. Mas mainit yung panahon, mas maganda. Pero huwag nyo ibibilad sa araw. So, ngayon, pwede na natin itong bugahan ng manipis na black. So, ang next step, mga tropa, after matuyo ng in-spray natin na black, so pwede na natin itong kaskasin ng Scotch Brite na merong tubig. Tapos na itong crystal effect natin. So, susunod naman muna natin gagawin ngayon yung kabilang side cover natin, yung right side. So, gagawin na muna natin yung marble effect. So, set aside na muna natin to, tabi na muna natin habang pinapatuyo natin. Tirahin na natin tong marble effect natin. So, ang kailangan lang naman natin dito, kapirasong nilukot na plastic, tapos yung sparkling silver, or silver po pwede na rin. Last look, mga tropa, bago tayo mag candy color. So ito yung ginawa nating crystal effect. At ito naman yung marble effect natin. Mas madali itong gawin kumpara dun sa crystal effect. So ngayon ready na tayo mag candy color. Bubugahan na natin to ngayon. Thank you.
Alright, mga tropa, tapos na. Tapos na tong project natin. So, for the last time, ano, ito yung marble effect na ginawa natin na naka-candy green. Okay? Tapos ito naman yung crystal effect. Sana ay nakatalisod ulit kayo ng mga kaunting kaalaman, kaunting tricks kung paano gumawa ng crystal effect at saka itong marble effect. So sa susunod na video ulit, kita-kits ulit tayo mga tropa. Thanks for watching. Peace!